Doble dagok naman para sa mga nasalanta ng bagyo ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin sa ilang mga pamilihan ngayon. Ito ay sa kabila ng pinapatupad na price freeze, lalo na sa mga lugar na sinasailalim sa state of calamity. Magbabandila si Jasmine Romero. Dito sa Parañaque, dagdag sa pasakit ng mga binaha ang epekto ng kalamidad sa presyo ng pangunahing bilihin. Nagtaasa na kasi ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Si Aling Angie, gusto sanang magluto ng sopas pero hirap makahanap ng manok. At nang makahanap, nagulat ito sa presyo dahil mula 90 pesos kada kilo, pumalo ito sa 150 pesos. Mahal-mahal. Bakit ho? Grabe. Pagdating naman sa isda, ibang seafood at gulay, aminado ang mga nagtitinda. Tinaasan nila ng konti ang presyo. Wala makakarbisan kaya nagmahal lang yung kuha eh. Medyo tumaas po ng konti eh, kasi po dala ng bagyo natin. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad na lamang ng gulay, prutas, manok, baka, baboy, wala pa rin magawa ang mga consumer kung hindi kagatin ang mga presyong ito. Eh bakit yung binili? Wala ibang choice, ma'am. Kataka-taka namang nagtaas ang presyo kahit pa ipinatutupad ang price freeze sa mga lugar na isinilalim sa state of calamity. Ang presyo ng buto-buto ng baboy umabot ang hanggang 150 pesos mula sa dating 110. Ang bangus, 120 kada kilo mula sa dating 110. Tilapia, 70 per kilo mula sa dating 60 pesos. 10 pesos din ang itinaas ang kada kilo ng tahong na ngayoy 50 pesos na. Sa pateros, nagtaas na rin ang presyo ng ilang gulay at kasim ng baboy. Sabi lang muna yata ng gobyerno yun eh. Hindi makukontrol. Miski gusto naman ng mga biyahero na babaan ang presyo, hindi rin. Dahil sa mahirap din talagang kumuha ng mga kalakal pag umuulan. Nagbabala ang DTI na maaaring pagmultahin ang mga lalabag sa price freeze. Para sa Bandila, Jasmine Romero.